Yo, what's up mga guys, what's up mga kawerdos, welcome back na naman sa aking YouTube channel, siyempre MotoJack26, so magandang umaga sa inyong lahat, good morning. So ito na naman mga kawerdos, so magdadrop off tayo ng Lazada, ayan yung parcel namin, yung dalawang yan. Yan, so galing yan sa warehouse namin, hinila namin papunta dito sa, yan, drop off point, Delcano Street, Binondo, Manila. So dito kami magdadrop off. Kaya lang, sarado pa, nakalak pa. So siguro lilipat kami sa kabila, sa San Fernando, din kami mag-drop off. So ito mga kawadus, binag ko ito kasi mayroong isang nanonood ng vlog ko na subscriber ko na nagtatanong. Yung siya mga tanong na hindi ko masagot ng derecho kasi isa-isa yung tanong. So ibablog ko na lang para sakali, para masagot lahat ng mga katanungan niya. So, yung anong, kung ano yung tanong ng isa akong subscriber na nagtatanong sa akin. So, ito mga kawados, mamaya, kung meron tayong katanungan dito sa sa Lazada, na katabaho dito sa loob ng Lazada, yun ang tatanungin natin para malinawan yung, ano ba yung mga dapat niyang malaman about tungkol sa Lazada. Mga sa pagde-deliver sa mga parcel kung ano nagiging problema. So maya-maya mga kawados, sarado pa kasi. Ayan. Dito kami oh. Yan. SJ kasama ko yan. So dito kami magde-drop off. So kita-kita tayo ulit mamaya. So yeah guys, so dito na kami sa Lazada. Yan, lumipad kami. Galing kami sa Elcano. Dito na kami sa San Fernando ulit. So may nagtatanong dito eh. Ano ba yun? Ano ba yung mga tanong-tanong nyo? Tanong-tanong. Yan. So ayan mga guys. So ayan. Ito sila yung kumukuha ng ng parcel. Dito galing dito sa sa drop off points yan. Yan sila yung dalawa na lalaki na yan. So sila yung mga tracking na pumipick up dito sa sa drop off points dito sa San Fernando. Yan. Ini-scan yan sa loob. Yan. Ini-scan yan sa loob. Tapos kinukuha nila. Dinadala nila sa sa Maykawayan, Bulacan. O di kaya sa San Pedro, Laguna. Kanyo dinadala pa eh. Sa San Pedro, di ba? San Pedro. Hindi kaya sa sa Maykawayan, di ba? Pero madalas San Pedro, Laguna. So yan, dinadala nila dun sa San Pedro, Laguna. O sa mga nagtatanong dyan kung saan ang dinadala yung nyo, mga parcel nyo, yan dinadala nila sa San Pedro, Laguna. Tracking nila, MCG. So MCG yung tracking nila. So mayroon nagtatanong dito na subscriber. So ang tanong niya sa akin, sabi niya, daw, anong klaseng logistic po kayo naka-assign? So ayan, sila, para sa nila, MCG sila naka-assign. Pero hindi sila yung nagdadala sa mga, sa mga customer na umorder ng mga parcel na yan. Sila lang yung nagdadala papunta dun sa warehouse. Sa warehouse ng Laguna, sila yung nagdadala. So, meron pa dito ang tanong dito, gaano po kayo katagal nagtatrabaho sa logistics? So, depende siguro. Sagot ko, depende kasi minsan pa iba-iba, papalit-palit. Papalit-palit ng ng mga trabahador sa logistics. Meron po bang mga issue pagdating sa deliver ng mga packages? Ano pa yung mga problema na nakikita nyo pag deliver mga parcel na nadidelay sa shipment? Sa issue, ano bang issue? Meron po bang mga issue pagdating sa deliver ng mga packages? Ano po bang yung mga problem na nakikita nyo sa pag-deliver ng mga parcel? May mga delay ba sa shipment? Oo, mayroon mga delay. Mayroon mga delay sa shipment ng Lazada. Lalo na kung galing
galing sa ibang bansa. Yun, matagal talaga kasi nadidilay pagdating sa custom, natatagalan maglabas sa custom. Kadalasan pag galing ibang bansa, inaabot talaga ng ano, minsan tag 1 month, kulang 1 month, 3 weeks ganun. Ganun yung inaabot. Sa warehouse po ba inventories ng parcel, may nakikita po ba kayong problema sa management warehouse? Meron din po ba kayong problema? Pag meron po kayong nakikitang problema, sabihin nyo lang po. Sa warehouse po ba o inventories ng parcel, may nakikita po ba kayong problema? So sa warehouse, hindi, parang siguro mahirap sagutin kasi hindi po kasi ako nagtatrabaho sa warehouse eh. So sila yung nandiyan sa warehouse, yung mga nandiyan sa loob, yung mga nag-i-scan dyan, sila yung nandiyan sa loob. Sila yung nagtatrabaho dyan sa loob. Sila yung nag-i-inventory. Sa tingin ko naman, wala naman sigurong problema pagdating dito kasi pag ka-scan dyan, ini-scan, tingnan mo, ini-scan nila dyan. Pag kinuha nila, i-scanin nila ulit dyan, diretso inventory na yun. Ito pang lima niyang tanong, sa tingin niyo po, ano po ba ang recommendation niyo para ma-improve yung mga problema na nakikita niyo? Ano lang, sa tingin ko yung recommendation, ingat! Ano? Ayaw? Jaban. Drop po kayo tayo? Drop po kayo? Hindi? Nandito na. Ah, nandyan na? Tapos na? Okay na? Nire-record mo? Oo. Bakit? Ha? Wala lang. Niya ka ba o sa ano ka dito po? Sa? Dito. Para ano, evidence ka. Kaya nang guys, oh, ito, oh, makikita nyo yan, oh, mga parcel. Ito yung mga pouch. Yan. Sige, Yanti. Yanti. Yan. Yan, dadapok natin diretso. Okay. So, ayan mga nawala tayo sa ano, sa kasi maingay kanina yung ano eh. Maingay kanina yung duman na ang ampanyang mga hayop na yun. So, ayan, hindi ko lang kung masasagot ba itong mga ibang ano. Mayroon siyang tanong na panglima, sa tingin niyo po ba ang mga recommendation niyo para ma-improve yung mga problema na nakikita niyo? Ang nagiging problema lang talaga dito sa ano, sa Lazada, yung ano, yung pag-deliver ng mga parcel, yun ang nagiging problema. Minsan sobrang tagal. Minsan ang daming mga nagrereklamo na mga customer, bakit matagal daw, 2 weeks na, 3 weeks na, minsan 1 month na, wala pa yung mga parcel nila, wala pa yung order nila. So, ang nagiging dahilan niya ng mga kaweldo sa, ano, depende sa layo.
sa layo ng ano ng mga customer na pagdadala ng parcel. Saka depende sa parcel kung saan ang gagaling. Kaya sobrang tagal. Dora rin nga, Brad. Kaya natatagalan talaga. Kung sa ano naman, kung sa pag-deliver naman, kung sa mga logistic na mabilis, palagay ko ano, siguro GMT. GMT yung ngayon, yung GMT yung kulay pula na yan. Kulay pula ako. Kita ba? Ay, GMT dyan, ayan. Kung kulay pula na yan, GMT yan. So, palagay ko, GMT, medyo mabilis siguro yung GMT maghatid ng parcel. Yan. So, sa ano, sa... sa mga isyo, sa mga pag-deliver ng ano, ng mga parcel, ang mga isyo lang, meron po bang mga isyo pagdating sa pag-deliver ng mga package? Ano po bang na, ano po ba yung mga problem na nakita niyo po pag-deliver ng mga parcel? May delay po ba the shipment? Meron din mga isyo. Sa mga isyo, meron din. Sa delay, meron din. Ang mga isyo dyan, minsan, ano talaga, sobrang tagal. Minsan, yung mga parcel nasa ilalim, o di kaya, mayroong mga problema sa papel. Sa papel na ano galing sa lalo na kung galing ibang bansa sa mga custom, kakaproblema sa papel kaya hindi kagad makalabas yung mga parcel kaya yun ang nagiging problema. Kaya natatagalan. Kaya natatagalan yung mga parcel nyo. Yan, yun lang ang masasabi ko guys mga yung ano sa nagtanong nito ng ano, sa nagtanong ng about dito sa Lazada. Yung unang-una, kaya yung matagal, kaya sobrang tagal ng mga parcel. Kasi nga ganito yun guys. Oh. Ito, pag ulitin ko lang. Ah. Ito, u-orderin nila, u-orderin ng customer. Ito, ayan o. Oh. Oh, April 24 nung order. Ano ngayon? April 27 ngayon. So, in order, April 24. So, pinapak pa yan sa bodega. Papak pa namin, ibabalot pa namin ng ganyang bubble wrap. Pagkatapos hihilain papunta dito sa drop of points dito sa ano drop of points, tapos pagdating dito sa drop of points ayan ipapa-scan namin diyan sa loob, iskanin pa yan diyan. Pag na-scan diyan ay ipapasok nila dito sa loob ng warehouse na to, sa bodega na to, tapos kukunin ng mga logistic ng MCG logistic yung kukuha dito, yung nakita niyo yung dalawang tao kanina, yun ang kukuha, kukunin nila, tapos pagkakuha nila, dadalhin nila sa Laguna, San Pedro Laguna, doon nila dadalhin yung mga stock na to. Itong mga parcel na to, dadalhin nila sa San Pedro Laguna. O di kaya, minsan dinadala nila sa Maykawayan, Bulacan. So, depende sa pagdadala nila, kung saan nila dadalhin. So, pagdating doon, ibababa nila yan. Pagkababa nila, i-scanin ulit. Pagdating doon sa warehouse, i-scanin ulit ng ano. Doon sa Bulacan, i-scanin nila ulit. Pagbaba, iskanin. Silalagay ulit doon sa ano, sa warehouse doon sa Laguna. Pagkaliting doon sa Laguna, i-inventory ulit yan. I-inventory nila ulit. Iskanin ulit, tapos ayusin yung mga papel na dapat ayusin. Tapos kung saan lugar, saan papunta yung parcel, ano na yan, iisa-isain nila yan, iwalay-hiwalay by lugar, kung saan lugar, iwalay-hiwalay nila yan. Tapos tsaka na kukunin na naman ulit ng mga ibang mga magde-deliver, ibang tracking. Kukunin ulit doon sa San Pedro Laguna ng ibang tracking para ihatid na sa mga kanya-kanyang ano, kanya-kanyang buyer. Pero ang maghahatid yan mga kawaldos, yung Lex talaga. Yung Lex na to, yan, yung Lex na yan, yan, yan. Yan ang talaga maghahatid yan, yung Lex. Lex talaga yung maghahatid. Pag Lazada, Lex talaga maghahatid. Wala nang ibang maghahatid dyan. Depende na lang kung nakalagay dito. Isang kasi nakalagay dito sa pick-up, GNT. Pag GNT ang nakalagay, GNT ang maghahatid sa inyo. Depende kung anong kurir ang nakalagay. Pag Lex, Lex ang maghahatid. Pero ang parang pinakamabilis yata, baka GNT sigurong mabilis. Hindi ko lang alam. So yun, yun lang mga kawaldos. Kaya matagal talaga ang Lazada. Yan, kagaya pa lang yan, oh. O diba? Nakikita nyo. Yan. O inaano namin, o pinapa-scan namin isa-isa, o. Yan, di ba? Ni-scan doon sa loob.
Ayan o. Oh. Yung mga pouch na yan. O, oh, diba? Ayan nito. Tingnan mo. Kagaya nito mga kardos o. Papakita ko sa inyo. Ito, gaya nito. 2 GNT nakalagay dito. Ayan o. Oh. Pick up GNT, deliver GNT. Ibig sabihin, pagka ganito, ang maghahatid nito ay GNT pa rin. Kahit Lazada siya, Lazada siya, pero GNT nakalagay. So, GNT ang maghahatid sa mga customer, sa mga buyer. Depende yan kung anong nakalagay dito. Yan, yan. Kung ano, kung minsan ibang courier na nakalagay dyan, meron dyan nakalagay minsan, ano, iba-iba kasing courier eh, marami na kasing courier ngayon eh. Kaya kung anong courier na nakalagay dyan, yun ang maghahatid. So, kaya matagal talaga. Sa proseso pa lang matagal na talaga eh, lalo na kung ibang bansa, galing ibang bansa, sobrang tagal. Ayan o, oh. Yan mga kardos o, oh. Yan, inaantay lang ang matapos. Yan, diba? Para at least makita nyo kung anong nangyari sa mga parcel nyo. Yan, ganyan o, oh. Kasi ang dami nitong ano eh, ang dami nitong taong nag-order sa Lazada. At least makita nyo kung paano nangyayari yung proseso ng Lazada bago makarating sa inyo. Kung ano yung pinagdadaanan. Ayan. Kaya ako itong binablog para meron kayong kunting idea kung saan nang gagaling yung mga order nyo, kung ano pinagdadaanan. Ayan mga kailos, o yan o, diba? Nagrayan yan o. Pinapa-scan muna namin yan. Diba? Iniisa-isa yan pag-scan dyan sa loob isa-isa. Isa-isang piraso. Ito, wala nang laman. Ayan, natira. Check natin, baka meron na success. Wala na. Thank you.